Good morning mga kajapat. Welcome to my channel, the Jack's YT channel. And welcome to my team, Team Jackpot. Alright. Ngayong umaga, ipapakita ko sa inyo yung aking munting collection, toy collection actually, na ang kanyang line ay ang horse and crows from Japan. So, actually, nakita ko lang ito accidentally sa isang FB page. So, nainganyo akong tingnan at saka subukan bilhin. Kasi sobrang astig nila talaga. Tapos, mahilig kasi ako mag-collect din ng mga diecast. Nga lang problema, hindi siya pasok sa sukat ng figure ng crows kasi sa hard plus kasi medyo maliit lang talaga. So, 164. Although meron naman malaking diecast na 1:18, nga lang sobrang mahal naman nun. So, hindi ba siya kaya ng aking budget? At nagkukulik ako according to my budget. Tara, silipin natin. Ito yung Cross and Horse figures, yan, from Japan. Ito yung kanyang motorbike. Yung motorbike is from Maisto. So, ito lang talaga nakikita ko na medyo hindi gan expensive. So, tsaka sakto sa sukat ng kanyang figure na horse. So, ito. 1:18 siya actually yung motorbike. So tamang-tama talaga siya sa 4-inch na figurine ng horse and crows. Ideal talaga siya. So ito yung the other one. Ganda no? Yellow. Honda pa. Honda. Yan ang kanyang action figure. Crows. And the other one. Oh, parang may pagsuntukan si Brad ah. Parang gusto na magabang sa kanto eh. Ayun na. Ito po. Ang kanyang bike ay Kawasaki. Remember guys, ito yung Maisto po ito ha. Maisto yung kanyang ano, brand ng motorbike. Maghanap ako ng mga net eh. Ng, gusto ko talaga yung isa Harley Davidson na motorbike. Nga lang wala na ata sa Maisto. Ayun no. Ducati. Ano yung tsura? Ayan. Pastig diba? Accidentally nakita ko sila sa FB page. So, nag-try ako ng dalawa hanggang sa nadagdagan. Pero yung motorbike, marami pa naman sa market yung motorbike. Kaya hindi ako ganong nag-hype bumili. Kasi parang hindi naman talaga siya ano, popular pa. Ito ng Hot Wheels na ano. So, yun. Actually, hindi lang po yan. Meron pa ako dito. Nga lang wala silang motorbike pa. So, patayo ko na lang muna sila isa-isa. This one. Tapos ito pa. Ayan. Meron pa ako dito sa bahay sa nabotas eh. Ngayon, ito nadadala dito. Ay, tumayo. Actually, meron silang sariling stand. Eh, tinanggal ko na lang po para mas gusto ko kasi yung nakatay sila on their own feet para mas maganda silang tignan. Ow! Kasi ayan. Yun. And ito pa. Alam mo mga mag-aabang sa kanto na kaaway yan ah. Mga ka-crows. Shoutout nga pala sa Crows and Horse Family sa FB. Ang aking FB na
napapagbila ng ganitong toy figures from Japan. Yes, it is original from Japan. Mulata na itong ano eh. KO or yung Class A. Para wala ko nakikita na itong KO. Ay, tumayo. Ayan din ang isang ano. Ayan. Tumayo ko na. Yun. Sa totoo lang po, hindi ko talaga sila kilala. Kasi ito, based po ito sa manga comics. And parang meron nata silang TV series or movie na entitled din ay Crossing Wars Zero ata, mga ganun. So, hindi po talaga ako yung hype na collector ng Wars and Cross. Kasi yung ibang ka-member ko doon sa FB, alam nila yung mga pangalan eh. Ako hindi ko talaga sila kilala. Talagang nagustuhan ko na talaga yung figure na ito kasi nga parang sarap tingnan sa mata. Tsaka parang sarap niyang i-display sa bahay. Parang dagdag din na attraction pag may bisita dito sa bahay, sorry. Medyo may nasira yung aking dito yung nabili ko. Pero okay lang. Hindi naman ako masiram na kulit ko. Ito, parang gigigaw si sir. Taglamig. Ayan. Plano ko, bumili pa ng kanya-kanyang bike. And plano ko rin na isabit sila o ihang sa wall dito sa bakante namin na ano, gold dito. Medyo kasi dull eh. So, plano ko dyan kalagay yung mga toy collection. Ayan. Hi! Yan. Diyan ko sila balaki pagkasasabit. Meron ako sa ditong mukhang nadali dati ng panganay ko yung stand nawawala. So nakita ko ito sa ilalim ng kama niya. Malamang nakita niya ito. Naglaruan. So hindi siya may tayo. Ito na lang. So guys, ito po ang aking munting collection. Ang Crossin Wars and their motorbikes. Sa susunod na uwi dito, sana madala ko yung iba para at least meron, share ko rin dito sa aking YT channel yung iba ko pang nabili na collection. And sana madala na rin yung ano, yung makain na mga motorbikes para at least mas astig silang tingnan. Parang meron silang meet up eh. Or rise na ano. Diba? Ayos na ayos. By the way, hindi talaga ako hype collector. Tutod na sinabi ko. Nagkukulog ako according to my budget. Kasi ito. May dalawa na rin akong baby. So, inuuna ko rin sila. Bago aking duho. Tsaka na to. I think hindi naman siguro mauubos to eh. May mga priorities tayo sa buhay. Ayan. So, yun po. Nakita niyo po yung aking munting collection. Na, munti talaga kasi konti pa lang sila. Na Crossin Wars Zero from Japan. Yan. Tapos yung kanilang mga motorbikes. Diba astig, no? Para silang mga panaykita ko nga rin, natutuwa ako eh. Kasi nga parang yung dating nila eh ano, high school dropout na ewan na parang gusto lang talaga ano lang pagsuntukan o gulo. Pero nakakatawa. Eh, yung talaga actually yung ano nang ano, Crossin Wars eh, sa manga at saka sa ewan ko sa movie pa yun o sa TV series. Correct me yan sa mga cross na mga fans. Correct me kung tama po yung aking pagkakaano sa kanila. Pero yun nga nakikita ko talagang mga high school students sila or college or something ganun. Yun. Para mas gusto nila yung
Rumble na buhay. Pero ayan, astig kasi. So nakakatawa silang hawakan, paglaruan, picturean and videoan. Tsaka maganda siguro to kung lalo na kung nakalagay na sila sa wall ng aking bahay. Kasi para sa akin ha, itong mga toys na to eh, bagdag din kasi ito attraction sa mga bisite. Tsaka panakita nila yung bahay na may ganito mga laruan, sabi, uy, ayos yan ha. Diba? Parang something else na matutuwa. Siyempre, parang complimentary na rin na kakaiba yung makikita nilang sa bahay mo may ganun kang collection. So sana nga madagdagan, and plano ko rin bumili ng ng kanilang mga motor. Actually maraming motor na sa bahay pa eh, nasa nabotas pa yung ibang cross and wars kina figurine, hindi ko pa nadadala dito. So pag may time, dadalhin ko rin dito sa ano, and para mabidyohan and ma-share ko sa aking YouTube channel yung aking munting collection ng wars and clothes. And sana guys, na-enjoy nyo po yung aking collection. And I'll see you next sa mga susunod na vlog na according sa mga toy collection ko. Tapos, yun na. Siguro susunod naman yung Hot Wheels. Yun, medyo marami. Pero, tututusin pa ito yun. Kasi kung i-compare natin sa mga Hot Wheels collectors talaga na sa bakit sa DCPH, walang-wala pa ako sa mga nakakolect ko. Tsaka, pero at least meron din. Kasi nakakatuwa rin sila talaga yung collect. Nga lang, medyo magastos. Kasi nga, marami sila. Pag nandiyan na, kita mo na gusto mo nang bilhin. Parang ganito din sa Cross and Rose. Eh. Nung nag-start ako, nakita ko sila. Parang una, dalawa lang muna eh. Tapos, nagustuhan ko sila. Sabi ko, ayos ah. Parang masarap siyang hawakan. Masarap siya. Yung detail kasi ng kanyang ng toys eh maganda. Tod neto. Yung jacket lang yung TFOA. Di ba? The front of armament. So, ang ganda ng detail neto guys. Ito. So, kung kukulig kayo ng toys, isa sa mga dapat niyang collect. Kung gusto nyo talaga ng mga kakaibang toys na for displays. Ito na, no? Loose talaga siya. Ayaw ko talaga siyang i-box. Mas gusto ko siyang loose kasi gusto ko siyang mas hinahawakan. Like this. Ayan ang jacket niya. The front of armament. Ayan. Astig, diba? Yung detail ng pantalon, yung sapatos. Ayan. Ito. Makikita niyo yung detail ng sapatos. Mayroon pa red lining sa baba. So, ang ganda niya talaga. Pati yun ng buhok. And, pati yung mukha. Patatong ng mukha nila. Kasi nga, mga astig to, mga siga to sa kanto eh. Medyo madumi nga lang siya kasi nakalus eh. Pero, nalilinisan naman. Halikabok ng konti. Ito. Ayan. May kita yung jacket. Ang ganda. Parang talaga jacket na jacket ang dating. So, pati yung facial expression nila. Hindi talaga siya parang talagang based on sa ano, sa manga na drawing. So, yun po. Tissues, ang ganda. Kaya gusto ko rin, actually issues eh. Ang ganda kasi ng detail. Pati yung damit nila. Ayan, ang buttons. Ayan. Naka-detail yan. Ito. Diba? Ang ganda rin eh. Ayan. Ito tatay mo. Isa sa magandang damit ng ano, pakita ko. Kasi yung detail ng damit niya talagang kuwang-kuwa talaga. Eh. Bulaklaki, di ba?
talagang pinagtsagaan talaga nilang i-drawing yung o i-paint yung polo niya. Parang realistic na ano. Pagkakaagawa. Shades pa, di ba? Ito. Yan. Yung drawing ng jacket niya. Diba? Makikita nyo, talaga naka-detail din talaga yun yung drawing niya. Meron ako dito yung sign, nakita. Ano, wala na yung tattoo ko. Hindi ko makita yung isa kong group. Baka nadali na lang siguro ng anak ko. Yung may tattoo talaga siya. Yung ganoon eh. Kaya ako pa siya hinahanap eh. Wala dito sa aking nadampot sa kwarto ni Basti. Ito nga yung abs eh. So yung abs niya. Ah. Tapos yung hugis ng buhok niya talagang nakaangat eh. So detail talaga yung kanyang ano. Tapos yung likod niya. Ang back ng jacket niya is the front of armament. Ito yung kanyang signature. Ito yung kanyang ano eh. Parang samahan or gang. Yun. Tama. Gang. Gang sila. So, alright. I hope you enjoy the Cross and Worst collection of mine na napaka-konti pa. And I'll see you soon. Salamat. Bye.